welcome to another episode of Beyond Beauty by CJ Jimenez. As we promised that we will share with you any products, tools, service, and treatments that we have encountered, tried, and tested, this week we will share with you the Kangen Water Machine. So the Kangen Water Machine produces alkaline water that has also antioxidants, and it has tiny structure na para ma-absorb on a cellular level ng ating katawan. So this week, we will share with you kung gaano ka-effective, kung gaano ka-amazing ang product na ito. And to help me today, here is a nurse by profession and the coach of Doctors on Kangen team. Let us all welcome Diana Reyes. Hi! Ching-ching-ching-ching-ching! So si D ang mag-e-explain sa atin ngayon kung paano ba natin makikita yung effectivity talaga ng kangen. Ano? So one, we mentioned that kangen has antioxidant. So ano ba itong mga antioxidant na to? Ito yung nag-help to avoid, no? Or yung ma-prevent natin yung mga diseases. Tama ba ako? To delay aging. Naku! Yes, pampakines. Ayan, pampakines. So mga... Oh, 'di ba? Ang dami po ng benefits ng antioxidant. So paano ba natin malalaman kung talagang may antioxidant yung mga kino-consume natin on a daily basis? So syempre, our body is composed of 70% water, ano? So just imagine, no? So now, gagamitan natin ng ORP meter yung ating mga water na nakikita nyo dito or the regular drinks that we consume, ano? So that we can see and test the antioxidants, no, na components. Ano ba tong ORP? Can you explain to us? So, this is our ORP meter. ORP stands for oxidation reduction potential. So, pag nakita natin later on, when we read, may reading ito mamaya, makikita natin yung positive number. The higher the positive number is, the higher the oxidation rate these kinds of water give to our body. Pagka naman merong negative sign, doon natin malalaman kung merong antioxidants or wala. Ayan. And yung, syempre, no, kapag ka ibig sabihin mataas yung kanyang, yung number, ibig sabihin mas hindi healthy sa ating katawan. Actually, pag nagme-makeup kami, pagka yung makeup nagda-darken, ang sinasabi namin, nagde-deoxygenate yung makeup. Kasi nga daw, pag marami tayong acid sa katawan, nagda-darken yung mga makeup. So, ngayon, natutunan ko siya, meron pala talagang effect yung mga kinukonsume natin. Pampaganda. Ayan. So, tatry natin ngayon para makikita nyo. The Kangen water, let's see. Ayan po, bumababa. Sana parang metro lang ng ating kuryente, pababa. Ay, nag-negative na siya. Ang galing. So, negative 500, bumababa pa. Ang galing. So, pag yung ORP natin has negative sign, it means that the water has antioxidants. Oh, diba? So, pwede, ang galing pala nitong meter na to, ano? Kasi ang dami-dami sa market ng mga antioxidant, no? Paano mo matitest? So ito very easy, yung water na dinidrink mo, at least ilang liters a day, 70% of your body, alam mo na na talagang may antioxidant. So magiging kampante ka. Soda. Oh, balik natin, ha. Oh, nag-positive ulit. Ibabalik naman natin dito sa Kangen.
O, diba? Ang daming mga products na hindi mo talaga alam, hindi mo matitest kung talagang may antioxidant. Ito, very clear. Water, very easy. Nasa bahay mo lang, iinumin mo, alam mo na na may antioxidant. Very good. And now, we're gonna use naman yung ating pH test liquid. So, ito, pinapatak lang to sa water or sa liquid, no, to check the acidity, no? Normally, kapag ka, ang pang-indicator niya is the color. Tama, no? So, kapag ka yellow to orange, yellowish, no? Yan ang highly acidic. Kapag ka blue to purple, yan naman yung alkaline. So, ang gusto natin, syempre, yung mga iniinom natin is more on alkaline level. Tama. Ah, ito, magic. Favorite ko to, eh. Medyo alkaline ng ano, kaunti ay si Evian. Pero the rest talagang orange. Highly acidic po ito. Makikita nyo, highly acidic siya. And, tingnan naman natin si Kangen. Sobrang purple na purple. Oh. Ayan. I'd like to add lang. So, if this is currently the state of your body, this is also 70% of your body. Ano ngayon ang mangyayari when you shift to a healthier lifestyle, you also shift to drinking Kangen. Oo. So, sa mga nakainom naman po nito, huwag kayong mag-alala. Kasi, ang kailangan mo lang ay uminom ng Kangen kasi tingnan nyo po yung gagawin natin. Ayan. Pag nakita ninyo na acidic siya pero nahaluan ni Kangen, eto na. Pakita natin. So, sasalihin ko tong tap water, which is actually parang yellow-green siya. Mm-mm. Already acidic. Pag you drink Kangen water. Oh, diba? Ang galing. Ayan. So, magiging, ano siya, mas maganda yung pH ng water. Yes. But of course, kasi merong kulay to. Mm-hmm. So, itatry natin yung walang kulay. Baka sabihin nyo ay dinadaya natin. Ayan. So, dun po sa mga mahilig sa ibang drinks, wag po kayong mag-alala, may pag-asa pa po tayo. Oh, ang galing. To a healthier pH. Wow! So you will notice there, yung mechanism ni Kangen is pina-flush out niya yung acidic away from our body. Sobrang acidic nga ng tap water natin. Tignan natin. Grabe. So even with this Evian, which is alkaline naman siya konti. Kulay niya is bluish, a little bluish. So it's alkaline. Kangen, pinapataas na pa yan. Pero I want you to notice, ang ating sports drinks and soda. Talagang orange. Gosh. Ayan. Hindi siya nag-change dahil sobrang acidic po ng mga drinks na ito. So, kailangan madaming-madami. Yes. Actually, you can change this to neutral when you drink 28 to 32 glasses of Kangen. Now that your body is healthy, and then of course, choice pa rin naman natin na maging healthy. And then, you got tempted. Let's say, for example, you're drinking soda. Mm-mm. Masyado marami yan. Gamitin natin ito. One cup. Ay, taray. Cup ng soda. Add dyan. Ating tap water. So, just one cup of that. Magiging acidic ulit. Grabe. Yung mga, ano natin. Oo nga. Kasi sobrang acidic nga nitong soda natin and our sports drinks. Buti na lang, hindi ako mahilig sa soda din. Oh my gosh! Kaya pala ako, sobrang kahit isang sip lang ako talaga ng soda, talagang sumasakit din talaga yung sikmura ko. Oh, wala pong magic tricks. So, nakikita talaga natin kung ano yung pH. Oh, diba? And pag too much acid waste, yung makastore sa katawan natin, kaya humingi na yung katawan. Mm-mm. But when we drink Kangen, you feel a lot lighter. Yes. You feel a lot energized. Oo. Yun po ang aking, ano, talagang experience. Dati mga 8 o'clock lang medyo hilong-hilo na ako. Nag-take nap pa ako. Ngayon, umaabot na ako ng 9, 10. Yan. Kahit hindi ako nag-nap ng tanghali. Ayan. So okay. The second property. Yes. Which is the level of the pH or acidity natin. Okay.
Ito naman ang gagawin natin is yung pag-test nung sinasabi natin na tiny structure nung kangen, no? So yung pag sinabi natin tiny structure on a cellular level, kung gaano ba na-absorb ng katawan natin yung kangen water, no? Kasi kahit ba napakaganda ng kanyang mga properties, hindi naman na-absorb ng katawan natin, baliwala. So we will show with you right now gaano ka-effective si kangen, paano na-absorb ng ating katawan si kangen water. So ngayon, ang gagamitin natin is sa tea. Yan. So, go, Miss Lee. Illustrate natin paano pumapasok yung tubig sa cells natin or sa body natin. Diba? So, we'll use a tea bag and this will represent your body or your cells. Okay? So, kung gagawa tayo ng tea, usually, we use water and tea. Yan. Oh, diba? Pero wala namang tea na lumabas. Totoo. Bakit kaya Ate CJ? Hindi ko alam. Okay, kailangan initin yung water. Oo nga. To make tea. Oo. Okay. Now, i-feel mo to, Ate. Oh, hindi siya mainit. Hindi siya mainit. Normal, ano lang siya? Normal water lang siya. Oo nga, baka sabihin nila, eh, di-init na lang yung tubig. Kasi din, pag iniinit natin yung tubig, yung big clusters of molecules, nagde-disperse sila. Correct. So, lumiliit yun. Si kangen, kahit hindi siya mainit, maliliit talaga yung sabihin. Wow, di ba? Ang galing. Pero wait. Oo, oh, wait. Basa lang sa first cup. Oo. Sabihin, ay, kasi basa na. Yes. O, ngayon, tatry natin na basa siya, pero gagamitin natin ibang drink. Ah, hindi pa din. Taray. Change natin to. Ito naman distilled water. Oo. Wala na. Naubos na siguro sa second cup. Sabihin nila, ay kasi naubos na. Try natin. Ano ang alala mo dito? Dito na? Is, ay yung kanina, nung tinest natin yung pH niya, may pagka-purple din siya, no? So, ibig sabihin, alkaline din siya. So, bluish siya kanina. It's an alkaline water. Okay. So, yan. So, nakita natin na kahit alkaline si Evian, is hindi pa rin ganun naman yung tiny structure niya. So, hindi po ibig sabihin na alkaline water, it's enough na, no? Dapat nandun yung component, ang pagiging tiny structure niya para na-absorb naman natin sa body natin. O, so ngayon, dun sa mga nagdududa naman, ah, kasi ba, ano, nalagay na dito, so baka kaya wala ng kulay to. Try natin ngayon. Si kangen ulit. Oh, amazing. Ewan ko na lang kung hindi kayo maniwala dyan. So, oh, diba? So, yung pagkaga natin dito, CJ, is yung pagpasok ng water molecule sa cells natin. And one of the functions ng tubig is to cleanse it for our cells. Kaya, what happens is nandidetox, symptoms, which is good for our body talaga. Totoo yan. Sa may nagsabi na sa akin yan dati na doctor din, hindi daw importante kung gaano kadami yung iniinom mong mga vitamins and ganyan, kung hindi naman siya na-absorb ng body. So, just imagine, if you're drinking the kangen water, talagang yung, dun pa lang sa water pa lang, no, may antioxidant ka na, meron kang low, ang pH or acidity, ano, and at the same time, alkaline siya, and tiny structure on a cellular level para talagang lahat ng kailangan nating nutrients ma-absorb ng katawan natin. So, how do you feel, Ate CJ, that you're using kangen water? I feel ko, ano, safe na. Kasi, di ba, ano, kailangan tayo rin talaga yung nagmamanage ng ating health, ano. So, kung sa water pa lang, alam ko na, sigurado ako that this is healthy. I have the antioxidants that I need every day. Magiging kampante talaga ako every day. And also for my family, pinaka-importante, no, si Duday at ang aking esposo. Ayan. So, I'm very, very happy. Thank you for introducing this to... And that's it for this week's episode. So we hope that you have learned a lot from the kangen water machine. I really bought this machine because of the many health benefits and the products that it can produce. So basically, it really pays for itself. Remember, health is investment, never an expense. So change your water to change your life. Drink kangen water. This is CJ Jimenez, and this is Beyond Beauty by CJ Jimenez. Please like, share, subscribe, and comment. See you on next episode.